Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button beside it para mas ma-notify ka sa mga bago kong videos. So for today's video, napagplanuhan kong gumawa ng 10 tips or ideas na pwede natin gawin ngayong community quarantine. Dahil sabi ng President Duterte, nag-extend ulit tayo ng another 15 days, which is hanggang April 30 na daw yung community quarantine natin, which is good dahil para din naman sa atin lahat yung ginagawa ng President. So, let's go to the video! So, number one tip guys, gumawa kayo ng schedule nyo. Kasi once na may schedule kayo, magagawa nyo lahat yung target nyo sa isang araw. Kasi once na wala kang list or schedule na ginagawa, wala, hindi mo magagawa lahat ng target mo sa araw na yun. Ang gagawin mo lang, hihilata ka maghapon, mag-Instagram ka, mag-Facebook ka, mag-Twitter ka, lahat ng social media nagawa mo. Pero yung mga target mo gawin sa araw na yun, hindi mo nagawa. So, mas okay guys sa gumawa kayo ng schedule nang gagawin yung araw-araw. So, next, tip number 2, mag-exercise po. Kasi once na mag-exercise tayo, syempre, healthy living kailangan natin ngayon dahil may coronavirus. Kailangan na i-exercise yung mga katawan natin, hindi yung pahila-hilata lang tayo maghapon dyan. Mas okay na gumagawa kayo ng 5 minutes routine na exercise. So, kahit pa paano, na-exercise yung katawan natin. Masasabi na natin na healthy tayo or may nagagawa tayong paraan para maging healthy. So, tip number 3 guys, uminom kayo lagi ng tubig kasi once na wala tayong tubig sa katawan, madidehydrate tayo. Parang alaman lang yan. Once na hindi dinidilaga, madaling mamatay. So, mas okay na may tubig tayo sa katawan palagi kasi nakaka-healthy siya as a person. Kasi, minsan din, nag-reflect yan sa skin natin. Kasi once na uminom ka lagi ng tubig, ibig sabihin, mag-glow lagi yung mukha mo. Kasi once na hindi ka uminom ng tubig, nakaka-dry yan ng face, ng skin, ganun. Kaya mas okay na may tubig tayo sa katawan palagi. So, tip number 4, gumawa kayo ng bago niyong hobby. Kasi, ngayong home quarantine, nakakalimutan na natin gumawa ng hobby kasi lagi na lang tayo nakatutok sa social media, lagi na lang tayong nag-surf ng net. So, mas okay na gumawa kayo ng bago at yung mas classic, kumbaga. Kumbaga, kunyari, may instrument kayo dyan, tugtugin nyo para hindi naman mastak yung gitara nyo dyan or kung ano mga instrument pang meron kayo dyan. So, gumawa kayo ng bago yung hobby kasi ako as a person, may naisip akong hobby ko yung pagganto, pagba-vlog. Kasi wala naman akong ibang way. Kasi wala akong instrument, wala akong anything else. Kasi nandito ako sa province, yung mga gamit ko nandun lahat sa Cavite. So, yun. Naisip ko mag-vlog na lang kasi sayang din naman yung pagsaserve ko sa net. Mas okay na yung nagba-vlog ako kasi natutuwa pa ako, syempre, na aliw ako sa pagsasalita dito sa harap nyo, na nasishare ko yung mga alam ko, yung mga ginagawa ko, para magkaroon kayo ng ideal na dapat gawin ngayong home quarantine. So, tip number 5, huwag nyo isipin yung mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Kumbaga, isipin natin yung mga dapat natin gawin ngayong home quarantine, yung mas importante, yung mas deserve, yung mas worth it, yung katulad na lang ng pagkakaroon ng quality time sa family. Instead na makipagtalo ka dyan sa social media na hindi ka naman mananalo dahil lahat ng tao sa social media ay may kanya-kanyang opinion. Hindi naman natin sila masisisi. So, kailangan natin is quality time na lang sa family natin yung ginugugol natin sa social media. Mas okay na makipag-usap kayo sa family nyo kasi may quality time na may family bonding pa tapos magiging masaya ka pa as a person. So, magiging happy ka, iwas stress, ganun kumbaga. So, tip number 6, think before you click guys. Lalo na sa Facebook, huwag tayo magsishare ng mga hindi naman natin sure na legit or totoong news na announcement kasi mas okay na kailangan itanong natin sa mga nakakataas or mas nakakaalam, nakakatanda kung totoo ba yung news na yun bago natin siya i-share. Kasi once na ma-share natin siya tapos fake news pala, naaalarma yung ibang tao lalo na pag nag-post ka na kunyari may positive na dun sa lugar natin. E di ayun, maaalarma yung iba, mananerbius, matatakot. E di nakadamay pa tayo dun sa maling information. So, mas okay na kailangan natin isipin or alamin muna natin yung bago natin siya i-share. Kasi
mahirap na sa ngayon. Ang dami ng kumakalat na fake news. So, tip number 7, mag-aral kayo ng bagong dish. Kasi ako, hindi talaga ako marunong magluto or magaling. Kasi nasanay ako na yung tatay ko, mahilig siya magluto. Siya lang lagi. Ang part ko lang is magsaing, ganun. Pero natatry ko na magluto kasi nagbo-board ako eh. Pero hindi ako ganun kasarap magluto kasi hindi ko talaga siya forte. Hindi ko talaga siya talent magluto. So, ayun. Nag-aaral ako ng bagong luto or dish para mas madagdagan yung alam ko. Para hindi naman laging prito at pansit-kantong lang lagi yung ulam ko sa boarding house, diba? Mas okay na yung marami akong alam para kaiba-iba din naman yung kinakain ko sa boarding house. So, ayun. Try nyo din kasi mas maganda talaga magpaturo sa mga parents kasi mas comfortable ka magpaturo sa kanila. Hindi ka matatakot na magkamali, ganun. Tip number 8, mag-delete or mag-declutter kayo ng unnecessary files dyan sa cellphone nyo or sa laptop nyo kasi mas okay na malesen yung mga unnecessary files kasi nakakabagal din siya ng cellphone or laptop. Kasi once na hindi kayo nag-delete ng files, ayun, dumadami ng dumadami. Tapos hanggang sa nakakatamad na gawin, nakakatamad na i-delete. So ayun, bumabagal yung cellphone nyo. Mas okay na mag-declutter kayo lagi ng phone para hindi naman masayang yung storage na dapat eh mas importante yung nakalagay sa cellphone. So ayun lang guys. Sana na-enjoy niyo tong video na ito at na-inspire kayo gumawa din ng mga bagay na dapat gawin ngayong home quarantine at maging productive yung araw ninyo. So ayun, sana na-enjoy niyo tong video na to and please don't forget to subscribe and click the bell button beside it para mas ma-notify kayo sa mga videos ko. And give me a thumbs up kung nagustuhan niyo tong video na to and comment down below kung may gusto kayong ipagawa sa aking video. So ayun lang guys, bye! See you on my next one!